Gusto ko sana mag daily vlogs, kaso maglilipat pa kasi kami ng mga kulungan at saka may mga iuurong kasi kami. So si kuya kasi maglilipat ng mga tubs, rep tubs niya dun sa taas. Actually, nakapaglipat na rin kami ng ilang mga tubs ni kuya. So ito yung isang rep tub, tsaka ayun, yung tub na yan. So meron pa kaming ililipat dito. So dito na siya magbibreed ng mga hipon at tsaka mga guppies. So medyo marami-rami pa kaming ililipat dito sa taas. So dito namin ilalagay yung isa pang rep tub. Ito yung ililipat pa namin ni Utol. So isang rep tub pa to ulit, no? So mangyayari niyan, magkasama na sila doon sa taas. Medyo marami-rami pa kaming ililipat na mga tubs at saka mga aquariums kasi aquatics yung inaalagaan at binibreed ng aking Utol. Hindi naman namin ito minamadali at saka ito, sa baba na to. Tapos yun sa akin naman, tutulungan niya rin ako, maglilipat naman kami ng mga kulungan namin dito mas malapit na sa bahay. So ito yung ating hen section. So hindi natin to isasama sa ililipat. So alisin natin niya. Ito ang dadalhin natin iuurong. So baka yan lang itira natin. Tsaka itong barako section. Ito kasi mga bagong gawa natin. So ang inahin section, iwan na yan dito. Tapos iiwan na rin natin dito yung young bird section. So yun, medyo malayo-layo yung young bird section natin, no? Dati meron din mga manok na panabong si Airpats pero pinadala na yun sa Antique. So ang naiwan dito mga bantams at i-dispose na rin to ni Airpats. Pati rin yung mga aso, ililipat din namin yung mga yan. Hindi naman ganun karami yung mga aso namin at saka mga witch dog ito o yung mga askal. Mababait naman itong mga to, so matagal-tagal na rin yung servisyo nila sa atin. So ililipat natin sila. Yung ibang mga aso, hindi ko na muna papakita itong mga askal muna. Wala kasing titulo yung lupa dito sa amin. Malawak-lawak din tong lupa na to, pero napakinabangan naman namin ito ng mababang panahon na rin. Sulit na rin ang paggamit namin sa lupang to. Bale, ito yung boundary ng subdivision at ng ilog. Pero pinayagan naman kami ng developer ng subdivision na magamit namin yung espasyo as long as hindi namin siya tatayuan ng mga infrastructure o gagawan ng kahit anong building na gawa sa simento. So pumayag naman kami, usapang lalaki lang yun. Dahil ayaw din kasi ng developer na merong mag-squat o magkaroon ng illegal settlers dito sa bakanting ito. So sa ngayon guys, ay meron nang nag-claim ng lupa. So sinubukan din ng mga ilan sa kapitbahay namin kung maaari bang ipatituluhan ito sa munisipyo. Pero hindi naman sila masyadong na-entertain. So siguro nagawa ng paraan yon kung nung time na nag-asikaso sila is marami kami magkakapitbahay sabay-sabay. Dahil mag-uurong naman tayo, so dito yung breeder section natin, in-stop na natin. Ito may na-hatch pa nga na isa, pero pag inurong natin ito, makakasurvive na to, medyo malaki na eh. So ito yung may anak na kakaiba, and medyo malaki na yung inakay niya. I-review natin to, pero baka kapag naurong na natin yung kulungan. Dito, nakapag-hatch din sila dito. So dalawa yung na-hatch nila. So after 3 days, napisa yung isa. Hindi ko alam kung nadaganan or hindi nila nalimliman ng gabi. So at least nakapagpapisa na rin sila. So medyo matagal-tagal din tayo bago nakabuo dito sa pares na to. Yung malabo pa nga yung camera natin. So ito kasi gustong-gusto ko talaga tong makabuhay sila, no? So isa to sa mga focus breeding natin. So yun, nandito naman. Posibleng hindi na natin ayusin itong butas na to. Dapat ayusin ko to eh, no? So hindi ko na aayusin. Stop din natin to. So wala pa naman silang initlog. So inalis ko yung nakaraan nilang itlog. At yun nandito, medyo malalaki naman na grow out ready na rin to kapag nalipat natin. So hindi na tayo masyadong mamumroblema. Dahil ayan, kung makikita nyo, halos kasing lalaki na nga ng mga magulang nila. So gagawin pa natin ng videong hiwalay ang family na to. So nandito sa kabila naman ay ito, i-stop din natin. Nakuha ko na yung isang itlog nito, so may itlog ulit. So alisin natin tong itlog na to, may ipot-ipot pa nga, no? So wala na to, ililipat na natin to dahil mag-aalanganin na to kung papalimliman ko. So dito ka na, bye-bye. Dito naman sa cages na to, medyo malaki na rin, magiging grow out na rin siya, no? Actually hindi pa namin alam kung kailan sila magki-clearing dito sa likod. So far naman ay medyo makaka-adjust naman tayo. Diyan bakante na diyan. Dito, meron din silang inakay. Dito din, meron din. Dito, grow out, ready na rin to. So, medyo marami-rami ang maililipat natin. Itong kulungan na to, guys, ginagawa ko pa lang to. So, baka ito yung gagamitin na nating breeder section. So, tatlong pintuan lang to. Hindi ko alam kung paano natin dadagdagan pa yan. Pero wala namang problema, no? So, mag-uurong lang tayo.
ng mga alaga natin. So, ang mangyayari guys, magiging magkakalapit na ang ating mga hayop. Mabilis na rin tayo makagawa ng mga videos. So, kapag nangyari yun guys, so, posibleng subukan na natin ulit mag-daily vlogs. Daily uploads lang tayo sa Facebook page. Dito kasi sa YouTube, ang ina-upload ko lang mga long form. So, sa Facebook guys, gumagawa tayo ng long form videos, short videos or reels. Tsaka nag-upload din tayo ng mga short videos sa TikTok. So, yun lang guys, no? Gustuin ko man na mag-daily vlogs, hindi natin pwedeng ipilit sa ngayon. So, sa ngayon, asikasuhin muna natin na maipaluwag ang ating pwesto para mabigyan pa rin natin ng safe na espasyo ang ating mga alaga. Dahil sa buhay, may mga bagay na hindi natin kayang makontrol. So, ang magagawan lang natin ng paraan, yung mga makokontrol natin. So, yun lang guys, no? Thank you so much sa panonood. Ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV. Kita-kits tayo sa mga susunod nating videos. Excited na ako na mag-iba yung forma ng ating loft.